Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frell, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 3, Quarter 3, Week 2. Melc-Based. Ang ating aralin sa araw na ito ay ang Heograpiya sa Aming Lalawigan at Rehiyon. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na maipaliliwanag mo ang kaugnayan ng Heograpiya sa pagbuo at paghubog ng uri ng pamumuhay ng mga lalawigan at rehiyon. Kumusta mga bata? Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang Heograpiya sa ating lalawigan at rehiyon. Ang Rehiyon 4A Calabarzon. Mahalagang malaman ang tungkol sa pisikal na katangian ng lalawigan at rehiyon na iyong kinabibilangan. Ang kaalaman sa heograpiya ng sariling lalawigan at rehiyon ay mahalaga sapagkat makatutulong ito sa ating pamumuhay. Malaki ang kinalaman ng lokasyon at klima sa pamumuhay ng mga tao, dahil ang mga ito ay may impluwensya sa produkto na nasa bawat lugar, sa pagkain, sa pananamit, uri ng bahay, at sa kanilang hanap buhay. Ang lokasyon ay isang posisyon o punto sa pisikal na espasyo o bahagi na sumasakop sa ibabaw ng daigdig. Maaaring ilarawan ang isang lokasyon bilang tiyak na lokasyon na siyang tumpak na kinaroroonan ng isang bagay o ang lokasyong bisinal na ang lokasyon ng isang bagay na kaugnay sa isa pang lugar o isa pang pangkalahatang bagay. Katulad ng lokasyon o kinaroroonan ng mga lalawigan sa ating rehiyon. Ano-ano ba ito? Ang mga lalawigan sa Rehiyon 4A Calabarzon ay ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Ang klima naman ay ang pangkaraniwan at pangmatagalang kalagayan at katangian ng panahon sa isang takdang lugar o rehiyon. Depende ang klima sa pagdating ng tag-init, taglamig, taglagas, tagsibol at tag-ulan sa pook o rehiyong pinag-uusapan. Ang Rehiyon 4A Calabarzon ay isang mapalad na lugar sapagkat naririto ang mayayamang karagatan, malawak na taniman, bakahan, kagubatan, kabundukan, at minahan. Ang klima sa Rehiyon 4A Calabarzon ay may dalawang uri. Ang panahong tagtuyot na nagsisimula sa buwan ng Nobyembre at nagtatapos naman sa Abril. At ang panahon ng tag-ulan na nagsisimula sa Mayo at nagtatapos ng Oktubre. Ang pinakamalamig na buwan ay sa pagitan ng Enero at Pebrero. At ang pinakamainit na buwan ang Abril at Mayo. Nakaka-impluwensya din ang pisikal na kapaligiran ng lugar sa uri ng pamumuhay ng mga naninirahan dito. Katulad ng lalawigan ng Cavite, Batangas, at Quezon ay may malawak na taniman, bakahan, kagubatan, minahan at mayamang karagatan, kung kaya't nagtatanim sila ng iba pang produkto tulad ng palay, mais, tubo, kape, niyog, prutas at gulay. Ang lalawigan ng Rizal at Laguna ay may mga kagubatan at kabundukan na tirahan ng mga hayop. Mayroon rin ditong lawa, ilog at talon. May mga taniman rin ng mga gulay at prutas. Ang kasuotan ng mga tao sa rehiyong ito ay ibinabagay rin sa uri ng kanilang klima. Kung taglamig ay nagsusuot ng makakapal na kasuotan, at kung tag-init naman ay nagsusuot ng maninipis at maluluwag na kasuotan. Ang karaniwang tirahan sa rehiyong ito ay yari sa bato at kahoy. Ang lokasyon at klima ng bawat lugar ay nakaka-impluwensya hindi lamang sa kanilang pamumuhay, kundi pati na rin sa kanilang kaugalian.
Ngayong nalaman nyo na ang heograpiya ng inyong lalawigan at rehiyon, ay oras na para sa inyong pagsasanay. Isulat sa patlang kung ang pahayag ay tama at mali naman kung hindi wasto ang pahayag. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, ang lokasyon at klima ng isang lugar ay malaki ang kinalaman sa pamumuhay ng mga tao. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang tamang sagot ay tama. Pangalawa, sa lalawigan ng Laguna nangunguna ang produksyon ng palay at nyog. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pangatlo, nakakaapekto sa uri ng produkto sa isang lugar ang uri ng kapaligiran nito. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang tamang sagot ay tama. Pang-apat, kung taglamig, ang mga tao ay nagsusuot ng makapal na damit upang hindi sila ginawin. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Panglima, sa mga lugar na higit na maulan kaysa maaraw, abaka, nyog at palay ang angkop sa kanilang klima. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Mga bata, tama ba lahat ang inyong mga sagot? Kung ganon, magaling mga bata! Tandaan, ang lokasyon at klima ng bawat lugar ay nakakaimpluwensya hindi lamang sa kanilang pamumuhay kundi pati na rin sa kanilang kaugalian. Mahalagang suriin ang iyong kapaligiran upang maiangkop dito ang uri ng iyong pamumuhay. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli, ang ating tinalakay sa asignaturang Araling Panlipunan ay ang heograpiya sa aming lalawigan at rehiyon. Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa araling ito. Hanggang sa muli, paalam mga bata!